parang ayun nga, as a teacher, hindi ka magiging effective teacher habang nagle-lesson ka kung yung mga estudyante mo is hindi nakikinig or hindi sila matututo during your class. So parang ganun din sa YouTube, parang your YouTube is not worthy to watch kung wala silang nakukuhang aral coming from you. Hey guys, it's me, Teacher Ina, and welcome back to my channel. Ayan, so, bagong gising look. Di ba pantay yung mata ko? My God, look. Bakirat-kirat. Ayan, so late tayo sa vlogmas dahil dapat Sunday at Tuesday may upload na ako. And sobrang busy ko nung Sunday. Yata. Tapos kahapon, di ako nakapag-shoot kasi may business tayo. Kailangan mag-ipon. Charot. Hey guys, it's me, Teacher Ina, and welcome back to my channel. So if you haven't subscribed my channel yet, please, don't hesitate to click the subscribe button and the notification bell beside it so you will be notified on my next video. Okay, so for today's video, share ko sa inyo yung mga ginagawa ko, how I started my YouTube channel. And so, actually, yung channel ko is not yet really successful yet. Pero, alam mo yun, you should trust the process and kailangan mo lang ng konting tiyaga. And of course, believe in yourself na one day you will make it. And so, isa rin ako sa na maging successful yung YouTube someday. And ayun, so let's start. I will give you some tips kahit na hindi pa ganong ka-successful yung YouTube ko. And I think it will help those aspiring YouTubers like me na, for example, ikaw na nanonood is parang, alam mo yun, you have the thinking to start your YouTube channel as well. And you are thinking, ano yung mga kailangan, ano yung mga dapat meron ka, and ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat ihanda mo when you are starting a YouTube channel. And so, ano lang, a little flashback. Actually, wala akong balak talagang mag-YouTube channel. I mean, wala akong balak mag-YouTube. Kaya lang, one of my friend na nag-YouTube is, alam mo yun, parang sabi niya, mag-YouTube ka din, tara, kulub tayo, ganyan-ganyan. Actually, nagkaroon ako ng first video na napanood ko sa mag-video and then sabi ko sa kanya, oh, may YouTube channel ka pala, ganyan, blah, 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 subscribe kita, ganyan. Tapos sabi niya, mag-YouTube ka na din, tapos kulub tayo someday. Ayan. So, siguro yung kung napanood nyo yung video ko with Neri Rojas, yan, siya yung friend ko na sinasabi kong nagsabi sa akin, nagbigay sa akin ng insight how to start yung YouTube channel. And now, feeling ko mas active ako ngayon sa kanyang mag-upload ng video and hindi ko alam kung bakit hindi siya active mag-vlog ngayon. Siguro busy kasi, yeah, senior high school. And so, let's start with the tips. So, if you want to learn what are the tips how to start a YouTube channel, please keep on watching. Hindi ko alam kung may kwenta ba tong video na to. Pero gusto ko siyang i-upload. Kasi malay mo, gusto mong mag-start ng video. Ayan, so, actually, I don't have yung list ng tips para i-share sa inyo. Pero, ibibigay ko sa inyo yung mga alam ko na dapat yung mga aspiring YouTubers like you na nanonood is meron. Yun. So, and how to boost your YouTube channel, how to advertise your channel, parang ganun. So, kailangan mo din mag-invest as a YouTube aspirer. Tama ba? YouTube aspirer. Yung parang, alam mo yun, parang kung gusto mo talaga, kailangan mag-invest ka for something na iko-content mo. And so, first thing that you must have is your phone.
phone or camera with you. Kasi syempre, paano ka makakapag-video kung wala kang camera? And hindi naman masyadong kailangan kung may monopod ka or tripod, ganyan. So, yun na pwede ninyo mata ko. Hindi ko alam kung bakit hindi sila pantay. Siguro kasi kakagising ko lang. Okay, so continuation. Hindi naman siya kailangan na meron kang tripod or meron kang monopod to start your video. I mean, to start your YouTube channel. Kasi ako wala. Akong tripod, ang ginagamit ko lang is monopod. Ayan, ganito lang. And tapos ang gagawin ko lang susuksok ko lang siya somewhere here na pwede siyang tumayo or yan, tulad niyan, ginagawa ko ngayon, nakasandal yung phone ko dito sa isang lagayan ko, tapos nakatayo ako. And so, syempre, low budget pa tayo, tsaka na tayo mag-upgrade kapag medyo successful na tayo. Pero syempre, kailangan mo din mag-invest. And so, bumibili din ako ng mga gamit ko. Tulad niyan ngayon, nag-invest ako para sa, hindi siya tripod eh, para siyang clip ng monopod, tapos meron na siyang ilaw na kasama. So, ngayon kasi, ang ginagamit ko lang is lampshade. Tapos, ayan, nakatutok lang siya sa akin. Alam mo yun, parang gagawan mo lang din siya ng hindi mo kailangan mag-invest ng sobrang daming kung anik-anik para mag-start ng video. Siyempre, ikaw, kung marunong kang kung kaya mo naman na mag-isip ng alternative things to use while you are doing your YouTube channel, why not, diba? Para hindi ka masyadong gagastos. Yan, second is of course, kailangan may confidence ka. Kasi syempre, kung wala kang confidence, hindi ka makakapagsalita in front of the camera. Yan, so siguro nalilito kayo, dito ako nakatingin, dito kasi nandito yung camera, dito ako nakatingin sa screen. Pero bahala na kayo. Ayan, so, and then, kailangan mag-isip ka rin ng content. So, that is the third one. Actually, ako, wala pa akong matinong content. Kung ano pa yung content na ginagawa ko. Maybe next year, mag-start tayo ng isang mas maayos na content. Kasi ngayon, kung ano lang ma-upload ko, okay, push, ganyan. Pero mostly, yung mga upload ko is how to do this, how to like that, ganyan. Tapos, makeup tutorials. Hindi na nga ako masyadong active sa makeup tutorials kasi medyo busy. Ayan. Content kasi is kailangan, yun yung pangatlo ha, content. Kasi ito ang pinaka-importante. Pangatlo sa pinaka-importante kasi kailangan alam mo yung content na gagawin mo. Ano ba yung content? Content kung ano yung kind ng video na ipoproduce mo sa YouTube channel mo. So, kailangan mag-isip ka ng papatok dyan sa YouTube channel mo na alam mong makakakuha ng attention ng viewers. And, yun nga. So, for example, some of the YouTubers or most of the YouTubers are doing ASMR. Ano ba yung ASMR? Actually, wala pa akong video noon. Maybe soon makakapagawa tayo. Yung ASMR is parang nauso siya sa Korea. And then, you will eat a lot of food and ipaparinig mo lang yung mga sounds while you are eating. Or basta, hindi ka magsasalita ng normal. Like the way we speak in front of the camera normally. Pero, is yung parang bumubulong ka or paparinig mo lang yung mga nasa paligid mo. For example, like this. Yan. Puro sounds lang yung ipaparinig mo. So, kailangan sumabay ka sa uso. Ayan. So, hindi naman sa pagiging bandwagon yung pagsunod sa uso. Pero, alam mo yun, kasi ito yung uso sa YouTube community and most of the YouTubers ay isa lang naman yung content. Parang, hindi naman sa nagagayahan, pero, syempre, some of the viewers are fan of this YouTuber. And then, this YouTuber has also his or her own viewers. Syempre, for example, si YouTuber A, gumawa nitong ASMR and then napanood nitong viewers ni YouTuber B. Of course, magre-request sila kay YouTuber B na gumawa din ng ASMR. So, it's like parang, alam mo yun, isang content is nag-reach out lang siya ng maraming YouTubers. Basta ganun lang, parang ang isang content is
nagpapasa-pasa lang siya in a different way on how YouTuber do it by their own uniqueness, how they will perform yung a certain content. So yun nga yung ASMR. Sometimes yung ASMR they will do it for food, street foods, or sometimes yung mga things na malapit sa kanila, gagawan lang nila ng sounds, yun. Ganun lang. Tapos makeup tutorial, skincare routine, and so dyan tayo medyo in trend ngayon eh, yung mga skincare routine, mukbang, haul, ayan. Ayan, so pang-apat, syempre, kailangan, kung mag-uumpisa ka pa lang na YouTuber, and if you want to be a successful YouTuber someday, kailangan syempre makatch mo yung attention ng viewers. Parang, ayun nga, as a teacher, hindi ka magiging effective teacher habang nagle-lesson ka kung yung mga estudyante mo ay hindi nakikinig or hindi sila matututo during your class. So, parang ganun din sa YouTube. Parang, your YouTube is not worthy to watch kung wala silang nakukuhang aral coming from you. Alam mo yun, parang, if the YouTuber himself, eh, parang walang naibibigay na tips how you will be a good person. Parang, mga, alam mo yung mga ganong bagay. And then, syempre, as a first time YouTuber, alam mo yun, yung parang bago ka pa lang sa community ni YouTube, kailangan mo kasi magkaroon ng 1,000 subscribers and 4,000 hours of views. Hindi po ito minutes lang. Hours po ang pinag-uusapan dito. So, tulad ko, parang almost 1 year na akong nag-start mag-YouTube. Pero ang YouTube ko as of now, ang subscriber ko as of now is 539. And, watch or views is parang around 333 hours of views. Pero kailangan ko ng 4,000 hours ng views. So, kailangan mas maging active ka or yung content mo is magugustuhan ng mga tao. So, paano nga ba natin iboost yung YouTube natin? Siyempre, tulad ko, kailangan mong mag-invest talaga. Yun yung kailangan mo. Kailangan mong mag-invest, kailangan mong, hindi naman sa mag-invest ng maraming pera, parang ganun. Invest ng confident, ng time, para mag-work yung YouTube mo. And tulad ko, ako kasi, ang ginagawa ko, parang, more on giveaways muna tayo kahit medyo wala tayong pera. Ayan, wala tayong pera. Pag-giveaway tayo. Ayan, gagawa lang tayo ng paraan para magkaroon ng pag-giveaway sa mga viewers kasi mostly yung mga viewers is dyan nahahakot. Kapag, limbawa, may giveaway and then this giveaway na yung ibibigay mo is gusto nila, they will work hard para makuha yon. So, alam mo yun, giveaway, sunod sa uso, mukbang. Siyempre, susundan mo ano yung gusto ng viewers. Kung halimbawa, itong si YouTuber is gumawa ng makeup tutorial, dito siya sumikat. Ikaw, magaling ka sa makeup, sige, doon ka mag-focus. Parang, hindi ka naman sinasabing magaling ako mag-makeup, pero yun kasi yung parang content sana na gagawin ko. Kaya lang, nitong mga nakaraan sobrang busy ko, yung makeup ko is kulang. Siguro, one of these days, gagawa tayo ng isang makeup tutorial. Kasi yun yung nire-request sa akin ngayon, eyeshadow tutorial daw. Pero yung eyeshadow ko is not, alam mo yun, sobrang simple lang. Parang pang all day makeup look lang. Tulad nyan, bagong gising look. Di ba pantay yung mata ko, di ba? Ganun lang. And so, kung nanonood ka ng mga video sa YouTube, or for example, meron kang friend na nagagawa ng YouTube, why not help him or her? Para, alam mo yun, para maging successful yung YouTube niya. Kasi, yung YouTube, as a YouTuber, hindi ka magiging successful without viewers, without supporter. And, syempre, kung bago ka pa lang na nanonood ng mga YouTubes, kung sa palagay mo, maliit pa lang yung account niya, subscribe him or her. Kasi, a simple subscription helps a lot for a certain YouTube
YouTuber. Ganon, yung mga aspiring YouTuber. Yung like po, yung pag-views, yung especially subscribe, tsaka view, sobrang importante niyan sa amin. And siguro, yung mga nasabi ko is, yun yung one of the most important na kailangan meron ka if you want to start a YouTube channel. And of course, support from your friends is a must, family. I mean, support from your friends, family, relatives is a must. Ayan. So, kung meron kang friends na nag-YouTube, kung halimbawa nanonood ka lang, wala kang balak mag-YouTube, and of course, a simple share of his or her video can help her channel to boost and to gain more viewers. Ayan, please gawin mo. And kung may friend ka, please support her. Yung alam mo yun, just help her to gain more viewers, subscribers. Ayan, kasi alam mo yung success ng friend mo na nag-YouTube is, alam mo yun, they will be forever thankful for those friends, relatives, family that are, alam mo yun, supporting them all throughout their YouTube journey, even though they are not yet successful yet. Ayan, so once they will be successful, isa kayo sa mga parang, alam mo yun, isa kayo sa reason kung bakit sila nag, kung bakit sila naging successful. Kasi alam mo yun, hindi ka naman magiging successful na mag-isa ka lang. So you need friends, family to support with you. Friends that will be there to you and willing to help you all throughout your journey. Yun lang naman. Basta, alam mo naman, hindi, basta yun lang yung thought na hindi ka magiging successful kapag inasahan mo yung sarili mo lang. Oo, nandun sa point na oo, kailangan mas malaki yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Kasi, ay parang, alam mo yun, second option yung mga support from your friends, relatives, pero malaking impact yun. Hindi pwedeng nagsusupport sila, pero wala kang kumpiyansa sa sarili, it will not work. Kung may kumpiyansa ka sa sarili, walang support from coming from them, parang wala din. So, it should be parang, alam mo yun, it should be bound. Parang, it should be always together. Support from your friends, family, and of course, yung kumpiyansa mo sa sarili, it will be a perfect match. Yun lang naman yung whatever you are doing, kahit hindi to sa YouTube, kahit anong ginagawa mo, basta yun lang yun. Kumpiyansa sa sarili, support from your friends, yun. Friends, family, relatives, yun yung pinakamalaking impact sa lahat. And so, thank you guys for watching. See you on my next vlog. And don't forget to share this video with your friends. Help me to gain more subscribers. So, antabay lang po kayo sa buong from 24 to 31, and po nasabi ko na po yun before na panoorin mo lang yung lahat ng Vlogmas episode ko and mag-join ka sa YouTube sa giveaway ko. Ayan po, meron tayong marami tayong giveaway at the end of this month. Thank you guys for watching. See you in my next vlog.